Tingnan naman ang LGR. Ayan, rolling. Buti nakita mo. Ayun pala. Ayun, nasarap ko sa iyo. Ready na siya? Yeah. Ayan, magandang gabi. Ayan, magandang gabi. Ayan, magandang gabi, mga kababayan. Ayan, magandang gabi, mga kababayan. The Pac-Man, Manny Pacquiao, will be in Dubai to bring the MPBL, the Maharlikao Pilipinas Basketball League 2019 in Dubai, September 27 to September 28. The Maharlikao Pilipinas Basketball League 2019 in Dubai, September 27 to September 28, an event organized by DJ MC Events. Don't miss it. Inimbita ako kayong lahat sa September 27-28. Basketball event po under DJ MC Events. Magkita-kita po tayo. Please support this event. Dahil para po sa inyo to. And nag-effort po dito ang ating pambansang kamao, which is the CEO, founder, and PBL na pumunta para lang maglaro sa inyo. Nakita mo? It's a once-in-lifetime chance to watch and see our good senator playing basketball. See you. Yeah. Okay, inuulit ko mga kabayan ko dito sa Dubai, supportahan natin ang MPBL. Parating dito si Senator Manny Pacquiao, ang ating champion, ang ating pambansang kamao. Panoorin po natin, supportahan natin sa darating na September 27-28. Okay, kita-kita tayo lahat mga kabayan. Kabayan, see you. Yeah. Para po sa inyo to. DJMC. Hello, magandang gabi mga kababayan. Andito ako ngayon kasama ko si Mr. Kenneth Durendes para sa isang special na interview dahil siyempre may gaganapin tayong special event. Alamin natin kay Sir Kenneth. Ako po si Jeffrey Parinas and welcome back sa aking channel. Hi Sir Kenneth, magandang gabi po. Magandang gabi Jeffrey. Sir Kenneth, meron lang po akong iba, mga ilang-ilang katanungan. At bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang kayong i-welcome dito sa Dubai ulit. Maraming salamat. Yan. At kamusta naman po ang stay nyo? Yung stay, napakaganda ng stay natin dito. Medyo mainit siya. Actually, mainit. Hindi naman kasi nandun lang tayo sa isang room. And ano tayo ng 2 days but I'm okay now. So, it's all good. Yeah. Sir, napansin ko sir, meron kayong mga bandage. Yeah. Get well soon po. Yes, thank you. And yun na nga, hindi ko masyado na-explore ang Dubai kasi after kung dumating dito nung Friday, the following day na na-confine na tayo. And okay naman. And at least magaling na tayo ngayon. And ready to go home. Yeah. Umpisahan na po natin ang aking interview kay Mr. Kenneth Durendes. Ang unang katanungan ko po ay, as a coach to commissioner, what else can we expect for the MPBL? MPBL. I've been a coach for years also. No? I coach a college basketball team and a professional team in the past. And now, being a commissioner for the Marlica Pilipinas Basketball League, which is the brainchild of our good senator Manny Pacquiao, our CEO founder. It's a different kind of league. Dahil ito yung parang dream ni senator na to give more opportunities and chances dun sa mga homegrown players natin. That's why sinunod natin yung parang an NBA type of league. So, LGU-based. And which is, to us, ito yung basketball brand na hinahanap ng mga Pinoy. Ito siya yun, na it's an amateur league na every Filipino can join and play as long as, again, you're 18 and above. And kaya nga, tinatawag natin lagi ito ng liga ng mga Pilipino dahil it's for them. Actually, maraming natutuwa dito sa ginawa ng senator dahil imagine
We have 31 teams now. Opo, nakikita ko sir, merong Davao, Batangas, mga ganyan. Ano? Yes. Iba't ibang team mula sa mga probinsya. We have teams from the north as far as Bataan. And then down the south as far as Basilan. So ganun ka ganda and ganun ka interesting ang liga dahil it involves the grassroots level. It gives more opportunities dun sa mga players na we call barangay heroes. Yun ang inahanap natin dito na even hindi siya nabigyan ng chance to play in a collegiate level. Ito yung liga na para sa kanila. Regardless if they're a graduate or nakapag-aral sa high school, hindi, out of school. Marami kami na discover ngayon. As in, naso-surprise ka sa talents ng mga Filipinos. Yeah, it's a good idea and a vision for the center na right now natutuwa siya na nangyayari ito. And it's, ano, it's, it becomes to be ano, na parang sa mga kabataan yan na ito na yung dream nila. Eh sir, naman po sa mga, syempre hindi naman may pagkakaila, marami sa ating mga kababayan na mahuhusay talagang mag-basketball. Matanong ko lang po yung exclusivity ng bawat players in each team. What if na magbukas yung PBA para sa kanila? Pipigilan po ba sila ng MPBL or hahayaan sila ng... For the past two seasons, we were allowing players in the middle of the tournament. Na they can go if PBA teams get them. Wala kami restriction. Pero we feel na to protect our league also, dahil yung mga magagaling namin na de-develop din sa MPBL, kinukuha nila in the middle of the season. Parang naapektuhan yung fan base ng mga teams. Like for example, a good player from Muntinlupa, yun ang pinupuntan lagi ng mga fans eh. To watch that player. Eh kung mawala yun, magay yung mga fans parang nawalan din ng gana dahil hero na nila yun eh. And then kukunin ng PBA team. So for the past two seasons, inaalaw namin yun. This season, nagkaroon kami ng ruling na if kukunin ka man ng team, at least tapos na yung season. Not during the middle of the tournament. So we're not allowing anymore. And it's also a protection for the team owners. Kasi nag-i-invest din sila dun sa player. Eh. Commitment, siyempre. Dapat mag ano rin tayo sa mga commitment. Yes, yes. Ang investment talaga ng teams ang titingnan din natin dyan. Because ito mga players na to, again, balik tayo dun sa second chance. Those players, most of the players na kinukuha rin kasi ng mga PBA ngayon is yung mga players na hindi rin nabibigyan ng chance noon. Mm-hmm. So, bumabalik sila sa atin sa MPBL, gumagaling sila, kinukuha sila ulit. Yeah. Ito po, sir, ang pangalawang tanong po natin ay a piece of advice po ni Mr. Kenneth Durende sa mga batang na nawawala yung hilig sa basketball bagkos na pupunta sila doon sa mga iPad games, mga gadgets. Ano po yung may advice ninyo para sa mga magulang na importante pa rin yung ano, basketball? Doon sa parents na may mga kids na into gadgets, no? Try to balance the... Again, kailangan i-balance ninyo yung time for your kids dahil it's really important to have also an outdoor time to time, like sports, basketball, not only basketball, any outdoor games or basta, mabalance lang nila yun. I think mga gadgets naman hindi siya masama, basta not too much. And mas maganda pa rin talaga yung na-expose yung mga kids nyo, mga kabataan, outdoors. Athlete. And kailangan talaga active sila din sa mga sports or any activities. As long as balance, I think it's okay. Yeah. Okay, sir. Paano naman po dito sa ano? Sino-sino po yung mga big names na aasahan nating darating at makakasama natin para sa parating na event?
Hindi lang talaga siya big name, super big name. Exciting sa talaga. Sa pagmamahal po ni Senator Manny Pacquiao sa mga kababayan natin dito sa Dubai. Talagang voluntarily, talagang sinabi niya, I will go, maglalaro pa ako. And ang, ang original plan niya is one exhibition game lang. But the good senator insisted na dalawang game na siya maglalaro kasi he loves basketball. That's his passion. Lagi niya sinasabi sa akin yan na kung papipiliin siya boxing o basketball, basketball ang pipiliin niya. At least napaka ano ni, napaka humble pa rin yung pambansang kamao natin. Gusto niya talagang makita rin kayo dito, mga kababayan natin, yung situations niyo. Not only Senator Manny is coming, I heard confirm na rin bago kumalis yung colleague niya si Senator Lito Lapid to support the tournament, the event. And of course, his two brothers na mga lawmakers ngayon, Congressman Bobby Pacquiao of OFW Family Party List and our Sarangani Congressman. Roel Pacquiao. So tatlo sila, and they were playing also with us exhibition game. Galing, ah. And also one mayor from Navotas, Toby Champo, and one vice mayor from Pasig, Vice Mayor Io Caruncho Bernabe. Diyan mo yung mga support na nakuha natin sa mga politicians. And nakikita kasi nila na, alam mo yung pinapakita nila support nila dito sa MPBL kay Senator Manny Pacquiao. So, pupunta sila dito, susuportan yung event. And of course, not only the politicians are coming here. Yung Imus Bandera na team natin sa MPBL, dadali nila si may idol, Gerald Anderson and J.J. Helterbrand. Talagang and idol po. Of course, yung runner-up natin. Yung first inaugural champion natin, yung Batangas City. Dadali nila, of course. Meron din sila, Derek Ramsey. And yung Davao Occidental, yung runner-up natin last season. So, pinaghandaan talaga natin, of course, with the effort and the the DGMZ organizing event na talagang putting it all for this big event. Hopefully, maging successful one because they're planning to have this event yearly na pag maganda ang result nito. That's why, mga kabayan, we need your support. No? We want to make this an event na na memorable one, not only a memorable one, but a big talagang success. Talagang napaka-exciting ng mga magaganap yes, dito. Yes, supportan po natin. Dahil, siyempre, alam natin na bihira lang dito mangyari, no, na magkakaroon tayo ng event, MPBL, and of course, with the Senator. Yeah. Sa sobrang busy ng schedule ni Senator, binigyan niya tayo ng pagkakataon. Yes. Maswerte tayo. Maswerte tayo mga kababayan dito sa Dubai. Yes. Sir, baka may message kayo sa mga kababayan nating OFW na namimiss ka ng makitang maglaro. Yes. Aasahan po ba namin na maglalaro ka ngayong parating na event natin? Well, sa mga kababayan nating mga nandito, not only here in Dubai and the whole Gulf region, kung may pagkakataon po, 2-day, 3-day event lang naman yan. Bisitahin nyo kami dito sa September 27 and 28. And lalaro po tayo with Senator Manny Pacquiao. I'll try again, no? Kung kakayanin ka. Captain Marvel. But paghahanda namin, of course. We want to put a good show also. Kasi knowing Senator Manny Pacquiao, hindi nagpapatalo yan. Lalo na basketball. Yeah. Malungkot yan pag natatalo. And sa mga makalaro natin dito, we're honored also na makalaro namin kayo dito. And ang iba dyan, mga colleagues naman before, kasama sa basketball, iba makakilala na. And let's enjoy and have fun. And hopefully, masuportahan nyo talaga itong event na to. Dahil bihira at minsan lang. And may mga kasama pa ako mga ex-PBA na kasama namin sa MPBL staff. Yes, sir. Kahit na si Rudy Distrito, ganyan na yung katanda. Oh. Ingat pa rin kayo. Pero maglalaro siya, I don't know kung how many minutes.
And of course, Zaldi Rialubit, Emer Ureta, former Talk and Text player. Matt Makalintal, former PBA player then. Christian Luanzon, ex-pro. Rob Wainwright, which is a part of, he's a part of the Double Occidental coaching staff. So, maglalo din siya for us. So, tama lang na mapakita natin sa mga kabayan dito na maglalaro ulit tayo para sa kanila. Ayan, may aasahan na kayo mga kababayan. At hanggang dito na lang po sir ang aking interview. At maraming salamat sa pagpapaunlak. Ito po ay isang karangalan sa akin. At para sa mga susunod na kaganapan, stay tuned lang po kayo dito sa Jeffrey Parinas Vlog. Ako po si Jeffrey Parinas Vlog at kasama ko si Mr. Kenneth Durandes po. See you sa September 27 and 28. See you. Bye-bye. Hello, Mamu TV. Kumusta? Sana supportan nyo rin ang NPBL namin sa isang liga ng bawat Pilipino. Hello po, Edgar and Manuel Parenas. Kumusta pa kayo? At sana po ay supportan nyo ang liga ng bawat Pilipino, NPBL. Ingat po kayo palagi. God bless.